Isang napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at ibang bansa. Sus mga gubagawan at hindi pa nakakilala sa akin, ako po pala si Tisred Palacio Carion. Okay, isang tapamero na nakabase po sa probinsya po ng Sampuanga Luzon. So ngayong hapon mga kapwa ko ka-farmers, para po sa patuloy na pag-recover po sa ating tanim na talong ampalaya. Share ko lang po sa inyo ang insecticide, fungicide, foliar at sticker na ating ginagamit. Okay, so ngayon mga kapwa ko ka-farmers, sa isang pag-spray natin, sabay na din lahat, no, yung nakikita nyo. So yung foliar natin, yung Nutriplant EG na pang anti-stress at saka yung filters na Blossom Booster. Okay, so yun po ang ating foliar. Tapos yung insecticide naman natin mga kapwa ko ka-farmers, ito ang Alika. Tapos ang ating fungicide, itong Amistar. Okay, yung Apsa naman, ito po ang ating sticker mga kapwa ko ka-farmers, no? Sticker spreader. So napakaganda po nito, lalo na sa maulan na panahon. So ngayong hapon, share ko lang po sa inyo ang tamang dosis nito para po makabahagi po ako sa inyo sa simpleng paraan. Pag-gram po ang ating pagtimplahan ng insecticide, fungicide, foliar at sticker, ang tamang dosis nito sa Mistar kung knapsack sprayer, 10 ml po bawat knapsack sprayer. Pag-gram, 120 ml. Okay, Amistar, ang EI azithromycin, so may kakayahan po siyang mag-control, no, sa early blight, late blight, anthracnose, life spot. So yun po mga yung fungus na medyo hindi makuha sa iba, kaya din niya kasi may iba siyang technology na hindi magagaya po ng ibang fungicide. So napakaganda po si Amistar mga kapwa ka-farmers. So ang dosage niya ay 10 ml sa isang napsack sprayer, pero pag gram ay 120 ml. Okay, so yung fungicide mga kapwa ko ka-farmers, pwede din siya natin ihalo sa foliar kung wala lang problema ang ating mga dahon sa mga pananim. So kitang-kita nyo na condition man ang recovery, walang fungus ang mga dahon, tapos yung ampalaya naman natin, maganda naman ang condition, so pwede natin silang isabay. Okay, pero pag inaatake ng fungus, yung foliar at saka fungicide, hindi natin isabay. Ang purpose po nito, parang madali po siyang makarecover, no, sa fungus na umaatake po sa ating mga dahon sa mga pananim natin. So ngayon, kasi okay lang, pwede natin isabay ang fungicide pati ang foliar at saka yung Alika. So yung Alika at saka Amistar, compatible po sila. Ito ang ating insecticide. So ang dosis nito pag drum ay pwede tayong maglagay ng 50 hanggang 60 ml sa isang gram. Pag napsack sprayer, 3 to 5 ml lang. So yan po mga kapwa ko ka-farmer, ang tamang dosage. So ang EI niya, Thimethoxam at saka Lambda Silotren. So yun po ang kagandahan, duals po ang kanyang EI. Ito naman ang ating azithromycin. Okay, tapos mga kapwa ko ka-farmers, ang ating APSA, ito po ang Nutriplant AG, no? So sa isang gram, isang litro. So ito po ang napakagandang foliar na nasusubukan ko. So to share ko lang po sa inyo, maganda po siya. Okay, para ko pagdating sa pag-usapang foliar, hindi na to mabibitin mga kapwa ko ka-farmers ang Nutriplant AG. So ulitin ko, pag napsack sprayer 80 ml, pag drum isang litro. Okay, so ngayon mga kapwa ko ka-farmers, ito naman ang ating filters 945-15 Blossom Booster. So ang dosis nito kag drum kalahating kilo, no? Pag napsack sprayer, pwede tayong maglagay ng 40, 50 hanggang 60 grams. Yun po mga kapwa ko ka-farmer. Tapos yung APSA 80 naman, pwede tayo kung napsack sprayer 3 to 5 ml, pag drum pwede tayong maglagay ng 40 hanggang 50 ml. So yun lang po, no, mga kapwa ko ka-farmers, para makita nyo ang mga na-insert kong insecticide, fungicide at foliar, lapitan natin sa camera. Ito po mga ka-farmers. Yan. Okay, ito ang ating Nutriplant EJ na available ang lahat ng mga nutrients, no? So, kung pag-usapan natin ang nitrogen, phosphorus, potassium, mga secondary nutrients, at saka mayroon microelements, meron na po siya mga ka-farmers. Tapos ito naman po, Peters, hindi din siya magpapabitin. So 945-15 po. So ang nitrogen niya is 9, ang phosphorus niya ay 45-15 naman po ang kanyang potassium. Okay, so ito po, no, ang mga loob niya, mga kapwa ko ka-farmers, ang mga ibang content. So meron tayong makita natin na mga boron, magnesium,
Tapos meron pang copper, iron, manganese, molybdenum, zinc. So meron siya mga kapwa-farmers, no, na makikita nating mga microelements. Then nitrogen, phosphorus, at saka potassium. So yun po ang kagandahan. Okay, so ang ating ano naman, mayaman po to sa nutrients kasi kunti lang ang pinagkaiba, no, sa dalawang ginagamit nating mga foliar. So ito po ang kanyang loob, mga kapwa ko ka-farmers, no? Available ang nitrogen, phosphorus at saka potassium, tapos sulfur, zinc, iron, manganese, copper. Okay din, tapos boron. Okay, so cobalt at saka molybdenum. So yun po ang kagandahan kasi available ang calcium, magnesium, zinc at saka boron at saka at saka yung ibang mga nutrients. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang ma-share ko sa inyo ngayong hapon, yung paghalo ng insecticide, fungicide at saka foliar. So walang problema, no, pag ihalo natin sabay ang amistar kasi walang problema sa dahon. Pag magka-problema ang dahon, hindi natin sila pwedeng isabay, no, kasi lalo na pag mataas ang nitrogen, so mas parang madaling makarecover, hindi lang natin sila isabay, mga ka-farmer. Tapos APSA at saka yung Alika. Okay, so sa yung lahat, hanggang dito na lang bago tayo magtapos, mega shout out po. Abangan nyo lang mga latest video natin, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so sa inyong lahat, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad, mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay, bye-bye na po. See you next vlog.